Hi, welcome back to the channel. If you're new here, welcome to the channel. I hope you're all doing well. So for this week's vlog, I thought I'd share with you a productive day in my life and my Notion tour. So a friend of mine actually suggested before na mag-share daw ako ng like how-tos with scheduling ko. So I thought isasabay ko na siya sa Notion tour ko. So if you guys want to see that, then stick to the end kasi doon ko siya ilalagay. Or pwede niyong i-skip whatever you feel like watching. So, without further ado, let's go. So, good morning. Maaraw. And nakabukas yung bintana ko. So, I'm currently in class. I have 2 classes today since it's a Monday. And my first class is ongoing. Medyo late ako nagising and late din ako umatin ng klase. Nagdi-discuss yung prof. Although, meron talaga kami reporting. Last group kami, so I don't know if maaabutan kami. Siguro depende kung gano'ng kabilis yung ibang groups. Hopefully, makapag-report na kami para hindi na namin paanahin hanggang next week. Tapos yun, actually medyo busy ako today kasi I have 2 classes. I have a reporting and then I have 2 outputs to finish. So I thought that you guys join today kesa sa mga susunod na mga araw. Kasi ano ko ngayon, parang output day 1. I'll explain that later sa Notion tour ko kung ano yung ibig sabihin nun. I'll show it to you later. So yeah, I'm just gonna listen to this class. Hi guys! So I'm back. It's currently 10:22 and kakatapos lang yung class ko. Hindi kami nakapag-report kasi nag-comment pa yung prof ko dun sa ibang reporting, so medyo napatagal. So na-move kami next week, Monday ulit. Maya pa kasi yung next class ko, pero mag-aano muna ako. Kakain na muna ako, early lunch, para I can finish yung essay pati yung isa kong output. Although, ano naman na yun, na-draft ko na pareho yun. Need ko na lang siyang i-finalize. So, yeah. Kakain muna ako and then I'll start making outputs. So, yeah. Let's go! It's actually been a few days after kung i-film yung first part nitong vlog na to. Marami kasi akong ginawa for school. So, I'm now going to be sharing with you guys my Notion. So, and this is my Notion. So, ayan, my nook. First, let me take you on a tour of my Notion. So, this is my Notion, my nook. This is a photo by me, taken by me. So, ayan. Just a quote, ayan. Meron ako iba't ibang category kasi nasa isang buong main page lang sila, tapos nag-add lang ako ng sub-pages. So here I have academia, I have leisure, I have YouTube, and I have personal. So sisimulan ko na muna dito sa leisure since yung planner and yung academia magkakonek yan kasi nga dun sa how-tos on scheduling. So isa-isahin ko na lang. So here is my anime page. Honestly, walang masyadong ganap dito sa mga both sa anime and sa K-drama page ko kasi hindi ako masyadong nanonood. Recently, I've been reading more rather than watching. So, ayan, literal sa K-drama wala pa ako napapanood this 2022. So, yeah. But for my readings, ayan, marami to. So, if you open this,
You can see all the ones I've been, or all the books I've read so far. Ayan siya. I'm currently reading Reflection. Or not Reflection. Reflection on it. I'm currently reading this one, A Whole New World. I started today. So, ayan siya. For those of you wondering, paano ko nagawa tong star? Yung star ratings ko na yan. Kasi ayoko yung makulay na star. You can just search online. So, here, let me show you. Star symbol. Yan. You can search it. Tapos, mamili na lang kayo kung alin yung gusto nyo. Ito yung ginagamit ko. I just copy. Tapos, I paste. Ganyan lang siya. Para lang mas minimal yung itsura niya. So, ayan. I'm gonna be blurring out yung thoughts ko kasi baka meron sa inyo hindi pa nakakabasa. Ayoko naman na ma-spoil kayo kasi merong spoilers dyan. So, yeah. Again, if you guys want a tutorial on how I do the tables, ganyan, paano ko siya ginagawa, ano yung sort, yung pagsusort ko para ma-adjust yung sa dates, let me know. I'll do one for all of you. So, after that, let's go to my YouTube space. So, ito yung YouTube space ko. I'll be blurring some of the things out kasi nga meron dito mga vlogs na hindi ko pa napopost. So, this is my YouTube space. Pero yan lang siya. My links para quick access. Video ideas, lahat yan naka-toggle. Category for video, titles, ganyan. So, and then ayan yung mga naka-schedule kong videos. Dati, kina-calendar ko pa sila pero kasi hindi ko na sila nababantayan. So, I prefer having them on a to-do list na lang para mas madali. So, yan. Yan sila. And this is actually something new na I added sa Notion ko, yung mga archive. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na mahilig magbura talaga. Kasi I want to look back on like what I've done. So, I have here archives, ganyan. So, andyan lang yung mga tapos ko na. Then, we are gonna go to my planner. Yeah. So, etong planner ko actually, bago lang to kasi nga, dati nagbo-bullet journal ako, pero hindi ko na kasi siya nababantayan since mas madalas na akong nasa laptop. So, I opted to just transfer my planner dito sa laptop. So, hindi ko na ito ipapakita kasi honestly, hindi ko rin siya nagagamit. But I have habit trackers here. So, whenever I feel like tracking my habits, andyan lang sila. Workout schedule na hanggang ngayon, hindi ko pa rin nasusunod. Soon, gagawin ko na siya, promise. Then, I have cleaning schedule, my expenses, ganyan. This is the main planner. So, since June na ngayon, let's go to June. I'll be blurring some stuff out for privacy. Usually, ang gamit ko lang talaga dito sa planner is Friday, Saturday, and Sunday. It's mostly YouTube and yung mga task ko for the weekend na school-related, ganyan. Tapos, I also put here like advance events na kunyari na-announce ng mas maaga. So, that's why I have to blur some stuff out kasi meron ditong mga bagay na hindi pwedeng i-post lang basta-basta since meron nga ditong mga naka-advance na. So, that's the planner. Now, punta tayo sa academia. Term 3. I'm already on my third term. So, I'm gonna show you guys how my third term page looks like. So, ayan. Laging opening part ng mga term pages ko is yung important dates sa school. Kasi nga, syempre, kailangan yun. I always need to check those every once in a while. Kaya naka-blur sila. Then of course, my class schedule again, naka-blur yan for privacy purposes. Then, just down below, I have my courses. Ayan. Naka-page lang rin lahat yan. Andyan na lahat. Like, eto, let me show you one. Ayan. So, ayan. Obviously, i-blur ko yung mga information. Pero meron ako dyan yung class information, yung name ng instructor, email, meeting room, yung section ko, yung day ng meeting namin, and then of course, yung time. Then I have our syllabus, tapos yung mga important information, like for example, subject ng emails, name ng file names, ganyan. Kasi usually, binibigay na rin nila yun pag nag-a-announce sila ng introduction week. So, yeah.
Then down below, ito yung pinakabago kong dinagdag sa term pages ko. Kasi nga before, nag-bullet journal ako. So lahat yun, handwritten. So, ngayon, naka-type na rin siya. So, I have my daily to-dos. Nabanggit ko ata sa start ng video, meron akong requirement days. So, that's mostly Monday through Wednesday. Kasi I found out na tamad na akong gumawa ng requirements pagdating ng Thursday, Friday. Unless urgent na requirement, like kunyari na isang araw lang binigay, ganyan. So, usually lahat ng mabibigat or lahat ng outputs talaga na ka-schedule ng Monday through Wednesday ko gagawin. Kaya yan, medyo marami akong nakalista. Thursday, Friday, mostly classes na lang yan. And for example, like Tuesday binigay yung requirement or Wednesday binigay, ihahabol ko lang siya. Kasi Kasi pagdating ng Friday night, usually nag-edit na ako and that's my time for YouTube. As well as every Saturday, pina-finalize ko yung edit. So, ayan siya. This is how I pace myself out. So, I usually limit myself to 5 tasks every day. Hindi naman yun yung maximum. Pwede akong magdagdag like 6-7 tasks. Pero just to be sure na kaya ko talagang tapusin lahat, I usually just limit it to 5. And dun sa 5 na yun, kasama yung synchronous classes ko. So, let's say on Monday, I have 2 synchronous classes. So, 2 tasks na agad yun. So, I just need to add 3 more. But it can range from doing outputs, advanced reading, ganyan, for like my classes for the rest of the week. So, ganun ako mag-schedule. And so far, it's worked miracles for me. Like, sobrang nakatulong sa akin yung ganun. Kasi, ever since senior high school, grade 12, nung nag-start tayo mag-online class, yun na yung ginagawa ko. Like, pina-pace out ko na yung sarili ko. And more so ngayon, since college ako, I have to really pace everything out. Kasi pag hindi, sobrang mababurnout ako. And isa din sa dahilan kung bakit ako nagli-limit lang ng tasks per day, para din meron akong time to relax, time to chill, ganyan. So, ayun, if you guys want to try my way of planning, that's how you can do it. Nasa sa inyo na yun kung ano yung like tasks na ibibigay nyo sa sarili ninyo. Kasi iba-iba tayo ng, I guess, limit. Kasi like for example, ako, I can write 2 essays in a day. For example lang. So I can schedule that 2 essays in one day. Tapos siguro isa pang reading, ganyan. Pero I know meron kasing ibang mga tao na isang essay per day, tas okay na sila. So i-pace out nyo lang kung paano sa tingin nyo mapapadali yung week nyo, ganyan. So usually every week, wala na akong masyadong ginagawa ng weekend since nga YouTube day ko talaga yun. So yeah. And weekend para din makapagpahinga ako. To recharge, ganyan. So below dun, I have deadlines. Yung monthly deadlines ko, hindi ko kasi sila binubura after kung matapos. So I just have here a table. Ayan lahat. Again, ibablur ko yan kasi hindi ako sure if pwede silang ipakita talaga. So school na yung makakausap ko dun. Ayoko naman mangyari yun. So yeah. So I just have those there. Para lang din meron akong listahan so I can, you know, para nababantayan ko yung mga deadlines. And this has worked very, very well for me. Kasi hindi ako natatambakan and hindi ako nakakalimot ng deadline. So, it's really, really good. And that is it really for my Notion. Actually nga, hindi nga masyadong tour yung Notion eh. Since, ano naman talaga to, I just really wanted to share my how-tos on scheduling kasi a friend actually suggested that I do it. So, I just thought I'd share since it's really helped me. So, yeah. So, I am gonna end the vlog here. Sorry pala if yung itsura ng Notion kanina is color white lang overall. Hindi pala na screen capture yung highlights nung nasa Notion ko.
I'll end the vlog here. I hope you guys enjoyed the vlog. If you guys liked it, don't forget to give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. You don't have to, but it would mean a lot. And I'll see you guys next week. Don't forget to stay #unique. Bye.